Ay, box na ito nga bumaba. Ha? Bumaba pa siya sa multi-box. Oo. Bali, pag ganun po siya, tapos tataas po siya ng ganun. Titignan natin yung design niya ganun. 16 din dito sa kabila. Kaya mo sa kung mga tupi data? At saka dating nga parang? Kaya, mga tupi. Ibang pag-gagamin na lang. Ha? Ano ba ganun? About 16. Mga patitakot. Para hindi pumawala yung reference line natin, lagyan po natin talaga ng magandang guhit. Sa akin, ni-squala ko siya eh. Para makaroon siya ng guhit. Maganda. Ito po yung reference line ko. Dito rin yung reference line ko. Dito sa taas niya, lagyan mo. Dito rin sa taas niya. Ayan. Lalagyan po namin ng tanche. Para makuha muna namin yung reference line. Tapos kung hindi po maganda, adjust. Ganun po. Ano po yung unang tanche namin? Makita ba? Yan. Ano po yung pinakaunang reference line namin? Tapos yun. Yan. So, ilalagay natin doon. Tingnan natin. Yan po mga ka-YouTubers, nakuha na namin yung reference line niya. Dito po, mag-ingat po dito sa paglalagay ng reference line. Kasi kung mali po yung reference line, yan, yung tanche po. Pag mali po yung reference line nyo, magiging, kwan po, tabingi. Parang tabingi po yung, kwan, view. Yung ocular ng bahay. At saka, mali na po lahat. Kung mali po yung reference line ninyo. Lalagyan namin siya ng dagdag grease. Para hindi magalaw. Ayan. Grease po yun. Ito, nalagyan na namin siya ng additional brist. Para kung lalagayin namin yun, ay hindi po siya gagalaw. Ayan. Ayan. This is one, makamagkalate. Oo. Ayan po. Ayan po. Tapos na po yung one side brising namin. Yung nakikita yung bilog. Yan yung pinangpan namin para mas tipid. Ayan. Tapos ilalagay na namin yung plywood para meron na kaming guide. Yan po. Yan po yung first plywood namin. Ito po yung reference plywood din namin. Pag nakuha na namin yan na maganda, ay sunod-sunod na yan. Maganda na po yung kalalabasan. Tignan po. Yan po. Linagay na namin yung ikalawang plywood niya. Yan na po yung bali yung eskwala niya. Diyan po magsisimula lahat yung magiging concave niya. Ayan. Okay naman yung eskwala niya. Maganda. Ayan. Yan po yung iniingatan namin na makakapit. Tapos maganda po yung takbo ng lenya. Maganda po sa paningin. Ayan po. Yan, yung wirings na yan. Tapos may mga wirings pa yan sa likod ng mga kahoy na yan eh. Tapos yun. Yun pa. Yung pampa ng tubo pa ng kwan. Ng CR. Problema din namin yan. Pero bibigyan natin ng solusyon yan. Ayan po. Ayusin na namin yung kuryente. Tapos nilalagay na namin yung isang side niya. Plus yung kuryente po. Ayan. Ayusin namin yan. Inaayos na namin yung alignment ng isang side. Yung isang side nun, yun, gagawin namin doon. Yung side doon, ito na yun.
Ayan, ito na. Ayan. Ito yung subukasan natin yan. Magkakaroon po siya ng concave sa gitna. Ayan. Ayan. Challenging din siya. Pero, nagagawa naman ng paraan. Ayan po. So, gagawa namin ng kuryente. So, yan po yung kuryente na i-reconnect na namin sila. Yung mga kuryente na reconnect na namin. I-align na lang namin. I-fix namin. Matagal namin ginawa to. Nag-reconnect kami ng mga kuryente. Kinat namin uli. Tapos binalik namin uli para hindi po sila pitsido. Yan. Para hindi po pitsido pag nalagyan na po. Titik-tik yan. Mga ganon. So, naging challenge po ito kuryente. Matagal lang kami dito dahil iniisip namin. Saan namin ilalagay yung mga kuryente? Ilalagay na namin yung one side na plywood. Makukuha na namin yung square niya. Yan. Nakuha na namin lahat yung square niyan. Saka namin lalagyan ng concave sa gitna. Yan po. Yan. Pinapakuha na namin. Ganito po yung mga diskarte dito sa Pilipinas. No? Mga kwan pa. Mga binaano pa namin sa mga ninuno namin. Ako, nabuo na namin yung mga four sides niya. Magsisimula na kami maglagay ng design. Ito yung four sides. Sisimulan lang namin lalagyan ng design. Yan po, sinimulan lang namin kalasin yung nasa gitna para maligyan po namin ng concave. Ano kapag simula na kami ng concave niya, yan po yung reference line namin at strength. Yan po magsisimula lahat yung concave niya. Po, nalagay na po namin yung second base namin, yung concave niya. Yan po yung pinaka base namin. So, nalagyan na po namin ang mga paglalagyan niya. Yan. Lahat na po yan, napaglagyan na. Nalagyan na namin. So, ang gagawin na lang namin, lalagyan na namin yung yan. Yung base ng concave niya. So, titignan natin mamaya. Nalagay na po namin yung mga bracing niya at yung pagpapakuha ng mga plywood. Naka-concave na po yan at lalagyan po namin pa ng iba't iba design. Basta lalagyan na namin yung plywood mamaya.